Good morning, mga kapatid. Nandito ulit tayo sa Auto Runs. Ipapakita ko sa inyo itong isang unit na to kung saan dito nagsimula yung series ng Crosswind. Yung ganito kaliit na gulong na ito ay 195/65 R14, yung kanyang rim 14, no? Pati yung kanyang outer diameter maliit lang. Pero ang kanyang differential, yung stock pa rin. So, ayan po yun. Yan yung ini-explain namin sa inyo noon kapag ka magre-regear kayo. Kasi po, yung Sportivo nyo, ito pa rin yung stock na differential, pero nagsimula siya sa maliit na gulong. Kaya po, nung naging Sportivo na, oops, nagkaroon ng konting problema. Mahina sila sa akyatan. Pero ito, arangkada, akyatan malakas. Kasi match na match yung kanyang differential doon sa kanyang gulong. Kaya nga po, kung halimbawa po yung inyong Sportivo naka 235/70 R15 series na gulong, mas malaki na yon compare dito. Kailangan nyo mag-regear. So Michael, pakidala mo nga dito yung gulong ng Sportivo na yan. Yan po yung 235/75/15, no, na Sportivo tire. Tingnan nyo po kung gaano kalaki ang difference. No? So, iyan po yun. Tapos, ito yung stock ng Crosswind. Same engine, same differential, same lahat. Tapos, nung naging Sportivo, naglaki ng gulong. So, nagka-problema. Hindi po siya ordinaryong naglaki ng gulong. Malaki po ang inilaki. Sige nga, Michael, sukatin mo yung outer diameter lang mula dito hanggang dun sa baba. So, ilagay mo lang dun sa floor. Mula dyan hanggang sa baba. Tapos, ito yung sukat niya. Ayun, 28. 28 po yung outer diameter, 28 inches. Okay? So ngayon, ito susukatin din ni Michael mula doon. Ang lumabas po ay 22 or almost 23. So 5 inches po yung naging difference. Kung hindi ka nagpalit ng differential, yan na po yung sinasabi nga mahina sa akyatan, no, mahina sa arangkada. Sa totoo lang, wala namang problema yung makina. Wala ring problema yung gulong. Ang nagkaroon ng problema, yung gearing ratio. Kasi hindi ka nagpalit ng differential ratio nung naglaki ka ng gulong. Okay, iwan po natin yan. Ay, teka muna. Pag po pala kailangan nyo ng differential carrier na 4.5 or 4.6, marami po tayo dito sa Auto Runs. Ano ba? Punta lamang po kayo dito, mga brand new ang mga bearing. Nireprocess na namin yun, in-overhaul na namin yun. So maganda po yung differential na yon, pang ano po talaga yung panlaban. So ngayon naman, ito yung mga matatangkad na unit. Ayan po yung matatangkad na unit. Ito yung Sportivo from Region 11, Davao City. Ito naman po yung jeep na itinaas din namin, Wrangler. Dinalo lang po kami nito at may mga ikakabit kami doon sa kanyang carrier sa likod, tatakpan namin. Ito naman po yung isa, si White Hawk, si White Bull. No, naging black na po, nagkaroon ng change of mind yung may-ari. So magiging black na siya, na satin black. Hindi naman yung sobrang pagkamat niya, medyo may kintab pa rin ng konti. So satin black na po ito. Nilalagyan na po namin ng ano, ng winch. So ito na po yung winch niya na ikakabit namin dito. So kahit na hindi siya 4x4, since may winch naman po siya na ilalagay, okay na po yon. So kahit na gamitin sa farm ni Sir Anton, kung mabalaho man sa bukid, meron na pong magagamit na winch. So ngayon po, gusto nyo bang malaman kung paano talaga gawin yung pagbabody lift, yung 4 inches? So kung gusto nyo pong malaman, ibibigay namin sa inyo every details. Kung paano sisimulan, kung paano namin tinanggal itong bumper na to, kung paano ito i-adjust mamaya pag ibabalik dito. Lahat po ng gagawin namin dito sa unit na to, ito po ibabody lift. So ito po, ibababa namin yung radiator. Lahat ng gagawin namin dito, ibibideo po namin at ituturo po namin sa inyo. Para po doon sa mga taga Davao at taga Jensan, nag-request po sa amin na kung pwede daw pong i-video namin kung paano sila kung paano kami mag-lift, mag-body lift, ito po ibibigay na po namin sa inyo.
Okay, good morning mga ka-Otorans. Vlog takeover muna tayo dahil wala pa si Boss Randy. So, ang gagawin natin ngayon is body lift. Ayan, so sinisimulan na natin ngayon yung pagkalas ng mga tornilyo doon sa may pagitan ng chassis tsaka ng body. And ikakabit natin yung mga lip blocks para tumaas. Ilang inches ba to? 4 inches. So mamaya papakita natin yung mga lip blocks kung paano natin pinuputol, paano natin binubutasan gamit yung ating mga machines. So ngayon ang ginagawa nila ay nagluluwag ng mga tornilyo. Ang tornilyo po nito ay 12. 12 bolts siya na nakakabit doon sa chassis papunta sa body. So papalitan natin siya ng bagong mga high tensile bolts and nuts na mas mahaba. So ito yung gagamitin natin kasi yung mga stock na tornilyo ng crosswind is mas maikli dito. Siguro mga ganyan hanggang dito lang. Yan. So ngayon papalitan natin siya ng mas mahaba kasi magdadagdag tayo ng lift blocks doon sa unit na to. So sa ginagawa nila ngayon is niluluwagan nila yung tornilyo ng bumper para tanggalin yung bumper kasi pag nag body lift tayo mag-a-adjust din yung bumper kasi ang bumper ay nakakabit doon sa chassis. Mangyayari, aangat yung body, may iwan yung bumper. Magkakaroon siya ng space dito. So ngayon, niluluwagan nila yung mga tornilyo ng bumper para matanggal na yung bumper. Then, saka natin lalagyan ng mga lift blocks. There you go. So ngayon, natanggal na yung bumper. Isisave muna natin yan. So kung mapapansin nyo dito, ang mga ganitong unit, meron na siyang stock na 2 inches. Itong kanyang bakal na lift block at yung rubber. So, tatanggalin natin to, papalitan natin ng 4 inches na buo. Tatanggalin natin tong stock, tapos i-stay natin tong rubber. So, sa pagbabody lift, once na body lift na tong sasakyan, may iwan tong makina, bababa tong makina, yung mga hoses nitong fuel pump, adjust din natin. Yan, tinatanggal na nila. Yung kanyang radiator, i-adjust din. Kasi kailangan ibaba rin yan para tumapat doon sa makina yung fan. And yung mga fuel hoses. Yan. So ngayon, kinakalas na muna nila yung mga kailangan kalasin para mamaya hindi sila mahirapang mag-adjust pag na-body lift na. Okay, marasya siya, kahit ano lang, kahit dahan-dahan lang, basta pulido yung gawa. So, ito yung gagamitin natin lift blocks. Ito. So, this is HDPE plastic, engineering plastic. Ito yung ginagamit natin pang lift. So, may ginagamit din tayong machine para sakto yung pag-cut doon sa mga lift blocks. Paano ba natin to binubutasan? Meron tayong lathe machine na ginagamit. So once na malagay to dito, ilalagay natin dito. Yan. So once na nilagay lang dyan, maglalagay naman tayo ng talim dito. Nakabit na ni Tito Lito yung gagamitin talim para sa pagbutas sa mga engineering plastic. Ba't kailangan diretso? Kasi para walang galaw yung tornilyo once na ikabit na natin itong lift blocks doon sa unit. Piraso natin, okay. So yung gagamitin natin talim kung ano so, yung sukat ng tornilyo yung ilalagay natin later. Saktong-sakto yan sa butas. And lapat na lapat din yan.
Sa pagsisimula ng inyong pagbabody lift, kailangan tanggalin yung lahat ang mga tornilyo, maging ang mga bagay na nakatakip sa mga tornilyong ito. Maghanda rin kayo ng mga lubricants o yung tinatawag na WD-40 kasi siguradong mapapalaban kayo sa pagluluwag ng mga tornilyong ito dahil karamihan dito ay kinakalawang na dahil nga ito ay nasa ilalim ng sasakyan. Nababasa at so, nadudumihan. Natanggalin natin yung mga at siyempre, ihanda nyo rin ang magagandang jack at mga patungan upang hindi kayo malagay sa alanganin. Piliin nyo rin yung mga tamang location kung saan nyo ikakalang ang inyong jack upang hindi masira ang body. Be careful po. Dapat ilalagay natin doon sa pinaka matigas na part. Yan. So kayo maglalagay pa kami ng another wood para hindi talaga mapuwersa yung body. Yan. So maglalagay tayo ng jack yan. Inaangat na nila. Umaangat na. Yan. So kung mapansin nyo, umangat na yung body. Once na matanggal na natin yung lift block na stock, papalitan na natin ngayon siya na ganun. Yun yung lift block na engineering plastic. Yan, umaangat na siya. Okay. Tanggalin na yung tornilyo. Medyo mahirap lang siya. Sobrang dumi. Sobrang dumi, oh. Nawang dumi. Yun, natanggal na. Pakita mo nga balong. Yeah. So, ito mamaya, puputulan natin to para ibalik dito. Para ibalik doon, balik. Okay. So ito, ibabalik din to. Ibabalik din to at ibabalik din yung rubber na yun tapos ibabalik din to. Yan. Tapos ilalagay natin ngayon doon yung bagong lift block. Kaso kulang pa. Ayun, sakto na pala. Yan. So ganyan po magiging setup niya. Yan. Kailangan kasi ito din. Okay. Tapos ito yung ano natin. Ito sa balik tayo sa dati niya. Yan. So, dito. Pero panghuli na ito pagka naputol. Pag naputol na. So mga kapatid, ito po yung lip block natin. Tapos ito yung original na bushing. So ito, ipapasok dyan para habang hinihigpitan yung tornilyo, lapat na lapat po ito. Yan, pumapasok yan ganyan. Lapat na lapat yan. Tapos ipapasok mo yung original na dumping rubber. Tapos yun na. Ito naman sa gilid, siyempre kakailanganin pa rin ng jack para may angat yung body. So, ipupwesto natin to. Yan, naglagay tayo ng extension kasi ilalagay natin doon sa pinaka magandang pwesto. Saan dyan? Saan dyan? Dito natin yan na sa may tapat ng matigas na bagay na to. Okay. Para makupo ka. Sige lang, sige lang. Dyan natin sige. Itatapat para hindi mayupi ang body. Okay, tama. Sige, sa lahat ng matigas na ano. Kailan to sentrong sentro. Pag nangat to, matatanggal na natin yung another old lip block. Taputol na Tito Mark yung dalawang set ulit ng bushing. Metal bushing. Ilalagay natin ulit doon sa dito, sa goma. Sa goma. Yan, ibabalik natin dyan doon. Yan, okay. Itutusok natin ngayon pa ilalim. Baba natin na konti yung tornilyo. Aangat yung tornilyo. Oh, pakita mo, pakita mo. Okay, nababa na. Yan, tingin, bumaba na. Nalabas na ngayon yan. Ayun na, nakalagay na yung ayun. Busing. Nalagay natin ngayon ito. Nut. Yun. Pwede mo natin inihipitan kasi sabay-sabay pa yan. Sabay-sabay. Okay, good. May washer. Okay, ayun na, nilagay na yung metal bushing doon sa rubber. Inibabalik na natin sa ilalim. Yun, kita nyo yung tornilyo. Patanggal muna, Tito Mark, patanggal nga. Yun, kita yung tornilyo itim, ayun o. Yung bagong tornilyo. Okay, sige, kabit natin. Yun, tornilyo. Okay.
Kabilang side tayo bago. Kabilang side muna kaya. Kabilang side muna bago yung likod, okay. So same process, lalagyan ng jack sa harapan, sa bandang passenger hanggang doon sa middle place ng ano ng car ng unit. So ito, adjust din natin 'to. Gagawa natin ng sariling bracket 'yan para bumaba, para pumantay yung fan doon sa yung fan nitong makina doon sa radiator. So dito naman tayo sa rear part ng sasakyan. Magkaiba yung sukat nung ito yung sa pinakalikod, di ba? Ito yung pinakalikod. Tsaka ito yung sukat naman nung sa may bandang bago maglikod. So magkaiba sila din. Ang tornilyo niya iba ang tread compared doon sa ginagamit natin doon sa unang 8. So yung tornilyo na to ay 10 yung diameter niya, 10 by 1.25 yung tread by 200 millimeter yung haba na HT o yung tinatawag na high tensile. Matibay po yan, kulay itim. So yan ngayon yung ilalagay namin dito na apat. Ito kasi yung mayroong nut na naka-embed na doon sa body. Pero the rest, yung walo, bolts and nuts po yun, di ba Kuya Jack? Bolts and nuts po. Iba po si ano nun. Bolts and nuts. Tapos yung mga ano natin, puro lahat yun, nakaganito. Yan, lahat yan, nakaganyan, nakapasok dyan. Parang bushing. So yan po yung proper, hindi yung basta idudugtong nyo lang yung bushing. Yung iba naman, hindi nilalagay ito. Iba, hindi nilalagay yan. Dugtong lang siya rito. O iba, dugtong lang doon. Kapatong lang siya. O, so delikado po yun. So ang tama po, puputulin nyo yung original na bushing tapos ipapasok nyo rito. Kung mapapansin nyo, tanggal yung hose kasi papalitan namin to ng mas mahaba. Kasi nga, umangat yung body, no? So mabubunod siya ron sa baba. So papalitan po namin yan ng mas mahabang hose. At yung pinaka-importante dito, ayan po, yung steering column, kung mapapansin nyo, nabunot na siya. Talagang nung inangat yung body, pinapatanggal ko muna yung tornilyo nung cross joint na yan. Kasi nga, mahihila yung manibela, delikado, masisira. So kami naman, since may torno po tayo dito, dudugtungan namin yung steering column shaft po na yan. Dudugtungan natin yan. Iwe-welding natin at isasalang natin sa torno. Oh, mga kapatid, ito si Engineer Tolitz, Engineer Lito. So isa rin siya sa machinist natin dito. Siyempre, pag engineering student ka nung araw, talaga matututo kang magtorno. Kaya alam na po niya itong pagtotorno. Ngayon na, Tolitz, ano to? Ano itong ginawa mo na yan? Yung pandugtong po rito. Yan. So anywhere here, puputol ka. Aba, aba. Para idugtong mo to. Pareha sila ng laki, no? Parehas po. Oh, ngayon, pag naidugtong niya na to, ito kasi, gagawin din niyang conical yan. Tama, no? Apo, gagawin din niyang pakong yan, ito, yung puputulin dito. So, yung dalawa, pag hinati ito, yung dalawang dulo niyan, gagawin niyang ganitong pakong. Okay, ito, mga kapatid. Ito yung way ni Engineer Tolitz, kung paano niya ito isesentro. Engineer Tolitz, i-alisin mo muna. Ayan. Nilagyan niyo ng butas to. Tapos nilagyan din niya ng extended na metal to na sakto doon para isentro niya yan. Ayan. Kasi ito nakasentro po ito eh. Nakasentro yan. Tapos ito naisentro niya na rin niya sa lathe machine. Pag-asawahin niya ngayon yan. Ayan. Tingnan niyo po ah. Ganyan utak ng mga engineer eh. Hindi yan chamba-chamba. Hindi bara-bara ano. So ayan. Oh. So ngayon, paikutin niya to. Siyempre, ito nakasentro. Dito po ngayon tayo magwe-welding. Bi-build upan po yan. At yung gagamitin na welding rod po dyan, ano yon? 6011, sir. 6011? Ano ba yung 6011? Special po. Special yan, ano? Yun yung walang plaques, no? Wala po. Walang plaques yon. At tinutunaw niya talaga yung both metal na to. Tinutunaw niya, nagbe-blend siya doon, nagmi-mix siya doon sa dalawang metal. So, Tolitz, mga gano'ng kahaba po yung dinagdag natin, yung dinugtong natin? Kulang ng 1 inch. Kulang 1 inch po.
Okay na po, na-finish na ni Engineer Tolitz yung ating steering column. Ano na lang po yung kulang? Yung bushing, sira yung center bushing niya dito sa ano, sa may posterior. Okay po. Damper. Yan na lang po. Tapos, pwede na isalpak ulit. Ayan mga kapatid, dahil tumaas ang body, ang cambio babaguhin din natin kasi naiwan siya. Medyo madikit na siya rito. Ang gagawin natin, ipipress natin sa press machine, kakalasin natin yung buong cambio. Cambio. Ayun oh. Makita niyo mga kapatid, nakadikit na siya rito. Dapat yan lumayo siya. Lumayo yan. At tanggalin natin yan. At ipipress natin dito. Ipipress natin ng konti yung cambio para dumiretso at lumayo sa upuan, hindi na bumabangga. Tulad nung nakita niyo kanina, bumabangga siya sa ngayon. Ito yung press machine na sinasabi ko. Ayan, dahan-dahan para hindi magbago yung ikot. Ayan, nakapansin nyo, maangat. May diretsyo ng konti. Ayan, gano'n na? Pag okay na, kabit na ulit. Kabit na ulit. Babalik ko na ang cambio. Titesting na po. Titesting natin kung lumayo na siya sa upuan. Ayan. Okay, reverse. Reverse. Ayan, malayo na po. Malayo na. Kanina, malaki na ang allowance. Malaki na allowance. Mayra, segunda, zera, quarta. Reverse. Ayan na, malayo. Malayo na. Malayo na. Ganun lang kasimple ang pag-ano ng cambio. Ito naman po yung fuel hose dito sa tank. Talagang ito po kapag nagba-body lip ay nahihihila siya. Pero this time, talagang pinapalitan naman namin. Pero ito talaga kailangan na ng replacement kasi tumatagas na rin po yung ano, yung fuel niya. Ayan o, sira na yung fuel hose. Oh. Tumatagas na, talagang hindi na rin pwede. Ang dami na niyang cracks. Oh. Nire-release namin yan kasi yan, normally, naka-tornilyo yan doon sa body, sa flooring. So ito, lalagyan namin ng bushing yan para nakahang siyang ganyan. Kasi hindi pwedeng, hindi siya iahang, masisira naman itong fuel hose. Kasi nga, yung fuel tank, sa chassis naka-mount yan. E inangat natin yung, ano, yung body, so talagang magkakaroon sila ng problema. So ayan po yung apat na lip blocks dito sa likod. Ito yung merong special na tornilyo na 10 by 1.25 by 200 millimeter na tornilyo na high tensile. Nakakabit na po siya. Lahat po yan nakasentro. Lahat po yan may higpit. Napalitan na natin yung fuel hose dito. Bago na to. Mas mahaba na yan. Hindi na siya nababanat. At yung namang radiator, ayan, nakakasa na rin. Nai-adjust na natin. Nilagyan natin ng bracket dito. Bumaba siya. Anyway, yung radiator kasi, meron siyang original na butas dun sa baba, kaya hindi kailangan ng bracket dun. So, ang lalagyan lang talaga ng bracket, itong dalawang nasa itaas, para bumaba siya. No? So, nakasentro na ngayon yung ating clutch pan. Ngayon, kahit naman bumaba siya, hindi siya magkakaroon ng effect dito sa condenser. Kasi yung condenser natin, malaki yan. So, ang nangyari nga ngayon, mas napagitna pa siya, mas napabuti. No, nung tumaas yung body, mas napabuti pa kasi yung condenser natin sa aircon, yung coil to, gumitna talaga siya. Mas naging okay. So ito na po yung ano, yung steering column. Nakapagdagdag kami dito ng almost 1 inch, no? Tinorno na rin 'yan, wala kang halos hindi mo mahalata na napupinutol siya at dinugtungan. Tapos bago na rin yung ano, yung bushing dito. Ayun, may bushing kasi sa loob yan. Ayun yung pinakita ni Engineer Tolitz kanina. At Engineer Tolitz. So, Engineer, lagay mo na doon at ipapakabit natin kay Jackson mamaya. So, halos done na tayo lahat dito sa mga... Oh, siya na pala magkakabit. Oh. Halos done na lahat tayo dito. Yung fuel hose, yung radiator. Tapos yan na, kinakabit na natin yung steering column. No, yung sa cambio, ginagawa na ni Jack. Ayan, oh. Nagawa na ni Jack. Tapos mag-a-adjust na lang ako sa torsion ng konti. Tapos ikakabit natin itong
suspension arm na ano na ating minodify yung metal bushing natin. Na ang original na shafting ay 555 din, no? Original po 'yan. So ito matibay na 'yan, hindi na 'yan yung miyat-miyat na sisira ang bushing. Tapos na rin po, naikabit na rin natin lahat yung mga lip blocks. Kompleto na siya. Kung ano yung proseso kanina ipinakita saan namin sa inyo, iyon na po 'yon. No? Ito na lang bumper, i-welding namin yung extension. Oh mga kapatid, natapos na namin itong body lift nitong unit na to. 4-inch body lift at ito te-testingin na namin. Eh kung mapapansin niyo, halos magsing taas na sila noong Grand Starex. Actually, mas mataas pa siya doon sa Grand Starex. So yan po ang epekto ng 4-inch body lift na ginawa natin. Ayun po si Jackson. May test drive na niya. Kumusta yung cambio? Walang sabit? Walang sabit? Sige, bati mo pa nga konti. So, yan na po yung tindig ng 4-inch body lift natin. Ngayon, 31 po yung gulong na ilalagay dito. Kaya po pagdating ng gulong, saka na lang po kami magagawa pa ng mga necessary adjustments.